Ex-server. Welcome to Ibalon. Kita na yun, no? Nice. Ba't nyo naisip dito sa Ibalon magano? Hindi, kasi kakaiba eh. Kakaiba yung, ano, yung first time ko kasi makarinig ng craft beer eh. So, ayun, kina medyo na-intriga din ako bakit craft beer yung naisip ko. Dito sa ano? Well, actually, dito sa Naga, Bicol actually, sa Bicol. Ito pa lang yung craft beer bar dito. Unang craft beer. Yes, sir. Nung nasa Manila pa ako, nagtrabaho din ako sa Manila for siguro mga 15 years ako nag-work doon. Tapos, naisipan namin umuwi na dito sa Bicol. Kasi pareho na mga kami ng wife ko, taga Bicol eh. Uwi na tayo ng Bicol. Sabi, ang gagawin natin doon? Sabi, negosyo tayo. So, yung dati kong hobby, actually hobby ko lang to, ginagawa ko lang to during weekends. Pagka walang work, nung nasa Manila pa ako, pag walang work, nagbubrew ako ng beer doon eh. Tapos, kasi sa bahay lang? Oo, sa bahay lang, pare. Until now, yung mga beers na iniinom nyo, sa bahay ko lang din yung ginagawa. Home brewing capacity lang yan, mga small batches lang yan. So, mas intact yung flavor doon. Mas nalalaro natin yung flavor pagka mga small batches lang. Kasi pagka medyo malaki yan ah, ang hirap ng baguhin ng recipe. Kasi di ba? Pagka may binago ka doon at nagkamali yung timpla mo, ang dami nung masasayang. Di ba? As compared dito, maliliit lang tong batch eh. So, mas nalalaro mo yung flavor ba? Pero ito yung handyo. Tama ba yung taga-pronounce ko? Chili beer. First time ko makatikim ng beer na may sili. Tsaka yung alam mo pagka inom mo, una wala eh. Tapos biglang lalasa sa dila. Correct. Siya doon sa may throat mo, ano? Tsaka ito, since mahilig ako sa kape. Yeah, fan ako ng kape. Na-appreciate mo yung kape chocolate. Malalasaan mo yung pagkapait na. Tapos itong mga to eh, gusto din nila. Ano masasabi mo? Sila Quachero na Singero pala. Sige, pre. Anong feedback mo meron? Comment? Para sa akin itong dalawa. Nice. Parang ano lang eh. Locally made the beer na di mo maintindihan yung lasa. Ito kasi yung dalawa. So, nice. Flavorful. Correct. Ito, malalasahan mo talaga yun. Wala nang naman eh. Ito. Ito yun. Ah, ito pala. Oriol, yeah. Pasensya na. Medyo nasarapan lang. Ito namang isa, pag inilaw mo na, nasabog yung anghang sa bibig mo. Masarap siya. Mahilig sa manghang, ay. Di mo kailangan ng pulutan. Mag-beer ka na lang. Ay, uragon ka. Oo, uragon pala sa Bicol, no? Uragon. Ayun pa nga. At itong dalawa, palagay ko malalasing ako ngayong gabi. Kaya doon di ako makakakit ng isarog nito. Ikaw, kasarap ng beer dito. Ayun. Bali sir, gano'n siya nakabigal na ginagawa? Almost mga sabi mo mga... Itong Ibalon Craft. Ito Ibalon yan, Ibalon. Nag-start to December ng 2017. So, yung bar. Pero yung pag-brew, mas matagal-tagal. Kasi nga, nag-start siya sa hobby eh. Talagang pinag-aralan niyo talaga ng sobrang tagal na. Hindi naman siya yung formal na nag-schooling. Talagang research. Tanong-tanong sa may marunong, sa mga marunong. Tapos yun, experiment din, timpla ng sariling timpla. Ano, mga ingredients, sariling timpla. So yun, para maging formal lang, yung start nitong bar, 2017 yun, December ng 2017. Tapos, kung mapapansin mo, yung mga names ng beers namin, kakaiba din. Oh. Kasi sila yung mga characters dun eh. Sa Ibalon. Oo, yung... Yan, kasi okay. Yung Ibalon mismo, story yun. Alam ko, pagkakarinig ko story siya dito. Correct. Sa Bicol, di ba? Yes, o. Simulan na rin lang natin yung about sa Ibalon. Si Ibalon, local epic siya. Parang yung mga kwento-kwento, parang gano'n. Local epic siya from Bicol. Original from Bicol daw yun. So, yung Ibalon, yung Ibalon mismo, nagre-refer yun sa Bicol region. So, yan. Parang geographical ano yun. Bicol region yung
coverage ng Ibalo na yon. Tapos may dun sa epic na yon, merong mga heroes doon, sila yon. Sila yung mga characters doon. Ito si Oriol, parang villain yan eh. Parang okay. Kalaban yun. But maganda naman yung takbo ng kwento. So, ginawa na lang namin yung beer namin, parang may personality nung character. Ikaw na lang mismo naglagay ng sariling mga... Parang with a touch nung ano yung personality ng character. Yep, parang ibinagay namin dun sa... Depende dun sa story. Say, ito si Bantong, si Pale Ale. Siya yung pinaka light namin dito sa apat na to. Siya yung pinaka light in terms of alcohol, yung lasa, pinakakalmadong lasa yan eh. So si Bantong kasi dun sa character niya, dun sa story, parang siya yung parang wise na kind of hero. Kaya siya yung pinaka chill lang inuman. Yes, correct. Yeah. Kung ikaw gusto mong marami kang mainom, parang kwento-kwentuhan lang. Ito yung marirefer mo pare, si Bantong. Kasi hindi ka lalasingin ka agad niya. Okay. Ito naman si Baltog, siya naman yung parang siya yung strong personality doon eh. Actually, siya yung pumatay niyang logo namin eh. Yan, si Tandayag. Pinatay niya yung ano na yan, monstrous na wild boar na yan. Gamit lang yung bare hands niya. Parang binali niya yung panganon. According to the story . So yun, strong yan. Ito naman yung strongest beer among these four, ano. Itong Baltog. Yes, so nasa 7% alcohol yan. 7 to 7.5 yan. Nagbabago-bago yan. Depende sa ano. So, may isa pa akong question, sir. Kasi diba, merong craft, meron ding draft. So, para at least mas ma-explain natin yung difference ng craft tsaka draft. Well, kahit basic lang. Well, basically, yung draft, yun yung tawag doon sa, parang sa yung top. Okay. Yung parang gripo. Naka-draft daw. Si commercial beer meron din ano si, sabihin ko na si San Miguel. Meron din ba San Miguel draft beer? Galing yan dun sa ano? Galing yan dun sa draft nila. Meron din silang draft na gano'n. Kasi, halimbawa may party kayo, pwede kayo murder sa kanila nung yung may barrel din. Yung barrel. Yun, tapos naka-draft din. Yun yung draft na. Yung crafted kasi siya. Parang art. Work of art siya eh. Crafted. Pagka tinimpla mo sa yes, so. So far, how was that? Kamusta naman yung business natin dito sa... Well, ano pa siya? Roller coaster pa siya. Very challenging. Kasi unang-una, nasa probinsya ka. Yes. Di ba? Pangalawa, yung mga tao dito, yung mga locals basically, hindi pa sila familiar sa craft beer. Actually, kahit mga taga Manila, hindi rin. Oh, actually, kaya diba? One of the reason kung bakit din kami pumunta dito. Hindi pa lahat ng taga Manilang manginginom alam yung craft beer. So, dito pa kaya sa probinsya. So, yung isa sa mga challenges dito is to how to educate the people. Parang, aside from introducing craft beer, i-educate mo pa sila about sa craft beer. Bakit kami iinom yan? Mas mahal yan eh. Parang gano'n. Yun yung madalas kasi maiisip nila eh. Parang bibili na lang ako sa tindahan. Bibili na lang ako ng mas mura na malalasing agad ako. Kagaya ng... Yun, diba? Pero, in terms of taste, in terms of aroma, iba yung experience nun pare. Iba yung experience nun. So, yun naman yung sinasabi namin na subukan niyo lang muna. At least subukan niyo lang muna nang kayo mismo yung parang maging judge. Mahusgahan niyo yung difference. Bakit namin pinopromote ito? Ba't mas magandang inumin to kumpara sa ano? Kung siguro sa amin, kung gusto niyo lang talagang malasing at wala kayong pakialam sa lasa ng inumin niyo, go ahead! Yun na lang. Baka nga mas maganda. Hard na lang yung banata niyo. Di ba? Yun, lasing kayo kaagad. Pero kung may concern niyo yung gusto niyo na-appreciate niyo yung iniinom niyo, yeah? Parang iinom, ay amuyin mo din muna siya bago mo siya lalagokin. Actually, out of curiosity talaga ako. Ako out of curiosity. Yep. What is the taste of these beers? Correct. Bakit nalipad ganito yung mga lasa niya? Yes. Actually, kung subukan mo silang amuyin, iba-iba din yung amuyin nila. Actually, iba nga. Naano ko nga rin na dapat yata nauna muna to. Bago ito. Kasi matapang yung kasi yung lasa nung kangang, nung ininom ko siya, naiwan eh. Correct. Naiwan. So sabi ko, teka, ulitin natin. Tinitikmong ko talaga ng kasi ito talaga, mahilig uminom.
Okay. So, yun pre. Yung pag-inom ng beer, kailangan matutunan din ng mga Filipinos eh. Yung tipo na para kang umiinom din ng wine. Di ba? Pagka kita mo yung mga alta susyudad na parang mga tanga na yung ginaganon-ganon nyo. Ano, di ba? Siniswirl-swirl muna, tapos inaamoy bago nila inom. 1965 pa. Pati nga yung pag-inom na, pagpasok nun sa bibig nila, ano pa yun eh. Bago nila talagang higupin, may mga proseso-proseso. Parang ganon din si beer. Parang ganon din si beer. Para mas ma-maximize mo yung pag-appreciate ng iniinom mo. Alos ganon din. Siguro isang sa mga points, sir, ano, hindi pa talaga masyadong familiar yung mga tao sa pagdating sa craft beer. Correct. So as much as possible, maganda tong way para at least ma-educate sila. Try nilang bumisita para malaman nila. Wala namang mawawala kung titikman nila. Yeah, thank you. Mawawala. Ibalon Craft Brew. Isa din sa objective namin is to introduce yung culture namin, Bicol culture. Iba lang na yan eh. Epic yan, Bicol epic yan eh. So, maganda yung na-introduce namin sa mga kagaya yung mga visitors namin from other places. At the same time, yung mga young generations ng mga Bicolanos, hindi na rin sila familiar about Ibalon. Ibalon, oo. Oh, yeah. After pag may tinanong ka sa kanila, hindi na rin nila alam yun. Kung sino si Ibalon. So, yeah. Ano yung Ibalon na tinatawag? Parang fiesta lang ba yun somewhere? Kasi sa Legazpi merong Ibalon Festival eh. Parang gano'n. So, yun mga tao dito, mga locals, yun na lang yung parang natatandaan nila or yun na lang yung pagkakaalam nila about Ibalon. So, we're using this ano business para to re-educate the people, mga gano'n. To reintroduce yung talagang kultura natin. Saka kami kasi, ako kasi as being yun nga, content creator, usually support local talaga habol. As much as possible, lahat ng product na pwede nating i-promote sa Pilipinas. Correct. Salamat. Tsaka yung iba lang craft mo, Filipino mayari. Yeah. Kasi sa Manila, meron kayong may mga craft beers sa Manila. Oh, meron din naman. Pero sa likod nun, di nyo lang alam na mga foreign din yung mayari. So, parang local craft beer, pero ang mayari, mga foreigners din pala. Mga ganun. So, eto legit to, support local na ito pare. Yes, salamat. Yes, sir, any messages sa mga bibisita sa ano? Ibalon Craft Brew. Ucha, anytime kahit mag-isa ka lang pwede ka pumunta dito. Pwede tayong magkwentuhan. Iyon yun. Yeah, kung gusto yan. Just in case gusto niyo malaman kung paano nag-made or ano yung history ng Ibalon, approach nyo lang si Sir Dexter anytime. Anytime. Yeah. Punta kayo dito. Matututo ka na, malalasing ka pa. Alam mo sa sabi ko. Lasing ka rin ako, Chel. Pang isang straight lang ako, pag nalasing ako, hindi magbala ka sinabi. Recorded naman, bro. Ganito ko mag-record ako. Maraming salamat, sir. Thank you. Nice. Facebook. Any website or... Yep, meron kaming IG. Social media. Meron kaming IG tsaka Facebook page. Iba lang craft yung preha yung ano yan, yung name nila. So, go search for it para kita nyo rin yung mga posts namin doon, mga offerings namin. Link below. Maraming salamat, sir. Thank you. Salamat. Nice. Good luck.